Yo guys, ayun, ako nga po pala si Adrian Ferrer, also known as AD Beat. Yes, that's me. Yes, ata, ito po ang ating beatbox tutorial. Yun, para sa lahat ng mga gustong matuto mag-beatbox. At naturuan ko na kayo kung paano ang BTK, yun ang pinaka-basic na sounds ng beatboxing, which is a or BTK. Yan. Ang ituturo ko naman dito sa inyo ngayon ay ang throat bass. Paano yung throat bass? Tama yan. At syempre, advice ko lang sa mga gustong matuto ng throat bass, lalo sa mga taong nanonood na gustong matuto nito, wag na wag nyong pipilitin kung hindi nyo naman kaya. Kasi sa totoo lang, masakit siya sa una. At pag nasanay ka, masarap na siya. Gamitin sa pagbi-beatbox. Kasi isa siya sa mga bagay na pundasyon ng beatbox. Actually, yun yung lagi kong ginagamit sa lahat ng mga videos ko eh. Like, wow. At ayun na nga, balik na tayo sa ating tutorial. Syempre, para matutunan nyo ang throat bass, ay kailangan nyong hanapin muna ang inyong pinakamalalim na boses. Yan. At syempre, meron tayong pinakamadaling paraan para matutunan yung throat bass. Isa na doon ay ang pag-ehem. Yung totoong ehem, ha? Hindi yung peke. Ha? Like, basta kailangan nyo lang lagyan ng vibration yung inyong lalamunan. At syempre, ayun, advice ko lang sa mga gustong matuto talaga ng throat bass. Syempre, sobrang sakit talaga nito matutunan. Alam nyo naman yun. At syempre, ayun, nagkaroon pa nga po ng isang beses na una ko natutunan tong throat bass. Salamat kay Papa Korean FX, ang aking ama sa pagbi-beatbox. Nung pinag-aaralan ko yung throat bass ay nagkaroon po talaga ng pagkakataon na dumugo yung aking lalamunan. Oh shit, may dugo! Kasi pinilit ko siya. So, nung gumaling siya, tinuloy-tuloy ko na lang. Pag natutunan nyo na yung throat bass, like, kayo na bahala kung anong gusto nyo yung tono, like mataas, pwedeng mababa. At syempre, pag natutunan nyo na yung throat bass, pwede na kayong gumawa ng mga sarili nyong groove. Like, syempre, tinuruan ko na kayo ng BTK, di ba? Pwede na siyang idagdag dun sa BTK, like, at syempre guys, isa siya sa pinaka magandang tunog. Lalo na pag magpe-perform kayo sa stage. 1, 2, 3. Syempre, sample lang yun. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Napakadali lang ng throat bass kung tutuusin. Sana may natutunan kayo at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Abangan niyo yung mga music videos, mga kung ano-anong mga collab ko sa iba-ibang artist yan, mga video na kung ano-ano, mga beatbox challenge na kung ano-ano. At syempre guys, huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe.